Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. For this video po, gusto ko lang i-share sa inyo itong isang trader na kumita po ng $1.1 million in just 30 minutes lang naman na. Ganun po kadali at ganun kabilis niyang kinita itong $1.1 million dahil po sa tweet ni Elon Musk dito kay Dogecoin. Okay, na ang question natin is paano? Kaya naman sa mga interesado po dyan, tapusin nyo ang video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, sa mga gusto pong mag-join sa ating raffle draw, mamimigay tayo ng 500 pesos for 2 persons after 5 days pag naka 5,000 views ang video na to. At para makasali kayo, all you need to do ay like po itong video na to and comment lang po kayo sa comment section. And please don't forget na rin na i-subscribe itong ating YouTube channel and don't forget to click the bell button nang sa ganun ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin. And pa-like na rin and pa-follow ng ating Facebook page account, Olay Raketero. Dito rin tayo mag-a-announce sa mga nananalo sa ating raffle draw. And also meron tayong Telegram channel. Ilalagay ko na lang yung link sa description section. Okay, and as you can see dito sa ating screen, alam naman natin katulad ng video na in-upload natin about Dogecoin noong nakarang araw is that nag-trending nga itong si Dogecoin because of Elon Musk. Ayan, so sa mga hindi pa pamilyar kay Elon Musk, sa mga bago dyan, Elon Musk ay billionaire lang naman, no? CEO ng SpaceX. And then, ayan, so dahil bilyonaryo, syempre ma-influensyang tao. And number one siya na supporter ni Dogecoin. And right now, siya na rin ang may-ari po ng Twitter account. So sa mga hindi pa nakakaalam dyan, Elon Musk is one of the may-ari na ng Twitter account ngayon. So right now is that hindi lang Twitter account pala, sorry, Twitter company. So bigla pong nag-chat itong si Elon Musk nang gusto niyang palitan or parang papalitan daw yung logo. Kasi yung logo ng Twitter is parang ibon nga. So ngayon parang ang kumalat na balita is that papalitan ni Elon Musk itong si Dogecoin. Dahil si ibon ng Dogecoin or ng aso. Ito yung magiging logo. So dahil nag-tweet nga itong si Elon Musk, marami nga ang nag-interpret nito na Dogecoin ang ipapalit. And because of that guys, so because of that, in just a few minutes, biglang bumulusok po pataas yung presyo ni Dogecoin. Ayan, from 0.07, ayan, saglit lang yan guys, no? Bulusok to 0.1. Okay, so bumulusok siya kasi nga marami ang nakabalita and syempre dahil may ganyang hype na nangyari, marami ang nagsibilihan at biglang bumulusok pataas po ang presyo ni Dogecoin. And syempre guys, so maraming nakaabang dyan. So ito yung advantage guys kung lagi kang nakaabang sa mga balita about cryptocurrencies. Kasi pag biglang may balitang ayun, katulad nito, pang ha-hype sa isang crypto, bigla pong tumataas yan. Maraming nagsisibilihan bigla. And sabi rito, a crypto trader who goes by Tree of Alpha, yan ang kanyang pseudonym, on Twitter made a profit of over $1 million on Monday from the recent Elon Musk-induced Dogecoin rally. Sabi niya dyan, I made $1.1 million in 30 minutes on an $8 million total position size, Tree of Alpha told The Block. But anya guys, no, grabe. Medyo nakakahilo or nakakahula. I mean, nakakalula ang pera dito, no? So, ang kapital niya is $8 million naman. So, may kalakihan naman kasi talaga yung kanyang kapital. Guys, $8 million is like magkano yan? 400 or 40. Hindi. $1 million is 50 million sa atin. So, for $8 million is like 400 million pesos. Grabe. Lupit nitong tawag dito, trader na to, Tree of Alpha. Ganun guys, no? Ganun sila kasimpleng mag-trade. Kaya sabi ko nga, mas yumayaman ang mayayaman dito sa cryptocurrencies. Kasi konting pitik lang ng presyo ng crypto, lalo na pag tumaas talaga, 10%, 20%, 50% lang. Ganyan guys, ganyan kalaki agad yung pera nila. $1.1 million, like 50 million pesos in just 30 minutes yung kanyang kinita. Ganon kasimple, ganon kadali, pero ayun nga, mga risk taker naman to kasi grabe yung perang ginagamit nila. But I don't know, maybe billionaire talaga siguro to kasi nakakapaglabas ng ganyang kalaking pera.
It started when Three of Alpha, who declined to share an actual name, noticed someone in the Three News Discord messaging platform posted that they saw the Dogecoin icon as the Twitter logo. So yan, nakita nila. A minute later, the popular crypto news Twitter account DB also tweeted the new Twitter logo, prompting 3 of Alpha to start buying Dogecoin. Ayan, he bought $3 million, tapos followed by $2 million, and final worth $3 million. So total is $8 million. His average buying price was around 0.08 pa nga, oh. Medyo mataas na yung bili niya, and he exited about 0.095, resulting in over $1 million worth of profit, he said, in just 30 minutes. So, ganun po ang scenario. This is actually my biggest trade of the year by far. Trading takes a lot of patience, but eventually you will come across a handful of trades that you need to absolutely nail, like the Doge one. Everything else is preparation for those. Grabe guys, grabe lupet. Dogecoin shot up more than 27% on Monday. Guys, 10 to 15% lang yan, ng kanyang, tubo ng kanyang pera. How about kung nakabili siya sa mga nagta-times 2, times 3? So, ganun siya guys. So, Elon could have tweeted something debunking the whole thing like he has done before, said Three of Alpha. Three of Alpha said that he could re-enter if Elon or Twitter official accounts come out and say something quite positive about it. So, may plano siya pumasok ulit, no, kapag may magandang balita na naman. The trader believed Twitter could integrate Doge as an acceptable payment method. Three of Alpha, who lives in Western Europe, started trading crypto in 2017 pa siya. He said, adding that he only started becoming profitable after March 2019 once he began trading events and stopped drawing lines on charts. So, hindi na siya masyadong nagbe-base sa chart, no? Hindi na siya doon tumitingin. Nagbe-base siya sa events. Sabi ko nga guys, so sa balita, pag may magandang balita, for sure guys, 100% bubulusok pataas ang presyo. Kaya ito yung inaabangan niya lagi, and doon siya kumikita. Okay, so syempre guys, no, sell the news kasi yan eh, sell the news, buy the rumor, sell the news, ganun lang naman yan. So yun lang, hindi madali, syempre mapakiramdaman mo, makikibalita ka, kaya very important, updated tayo sa mga balita lagi. Okay, so yun lang gusto ko share guys. So sabi niya, may advice to a lot of people who would be to try to achieve profit symmetry one way or another, entering trades that have either a much higher chance of going up or trades that have way more upside than downside. He said, I do that through trading of news and events. So through news and events po siya nagtitrade lagi. Okay, so ganoon naman talaga eh, kapag may bagong update, may bagong project, may bagong development sa isang crypto, for sure guys, tataas talaga ang presyo niyan. So ganoon talaga, lagi nangyayari po yan, kaya abang-abang lang tayo lagi. Alright, so yun lang ang gusto ko share. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.